Hello guys and welcome back dito sa countdown ng video ko ngayong 2019. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano natin masosolve yung beam failure na na-encounter natin sa STAAD RCDC without increasing yung ating beam section. Wala nang pag-iigoy and let's get started. Once na-set up natin lahat ng mga settings na kailangan natin para sa STAAD RCDC, pwede na natin i-run yung auto design. Karaniwan na kahit pumasa na yan dun sa e-tabs, ay nakaka-encounter pa rin tayo ng beam failure. So paano natin ito isosolve ng hindi natin ini-increase yung size ng ating beam? So ang gagawin natin, pindutin lang natin yung OK, and then hahanapin natin kung saan tayo nagkaroon ng beam failure. So nakikita natin nasa group 9 tayo nagkaroon ng failure. Ang gagawin lang natin is i-click natin yung in beam member natin and then right click lang natin yan tapos click natin yung design. Karaniwan na ang pwede natin gawin dyan is increase natin yung B or yung D para mawala yung failure. Kaya lang bago natin gawin yun, pwedeng i-try muna natin na i-increase yung bar layer at top. Karaya natin gawin ito ay 2 and yung bar layer at bottom ay try din natin gawin 2. Tapos i-run natin yung redesign. So makikita natin wala na siyang failure kahit na hindi tayo nag-increase ng dimension ng ating beam na natuloy siya sa 250x450. Pag nag-okay na siya, pwede natin pindutin yung icon na accept and then mawawala na yung error. Sa tulong ng technique na to, hindi na natin kailangan i-increase yung dimension ng ating beam. Yan lang muna ngayon guys, and I hope you like it and see you on my next video.